Isa sa mga pinakamagaling na aktres ngayon sa showbiz ay si Bianca Umali. Nagsimula ang showbiz career ni Bianca noong siya ay bata pa. Sa paglipas ng panahon, patuloy na umunlad ang karera ni Bianca at ngayon ay isang bagong hamon naman ang kanyang haharapin bilang isang sangre. The Philippine Showbiz List presents Showbiz Career Story of Bianca Umali. Child star to leading lady. Sa edad na 2 years old, napanood na si Bianca sa ilang commercials tulad ng diapers, ice cream at isang Miss Universe commercial advert. Naging endorser rin siya ng isang children's clothing brand. Naging kilala rin si Bianca sa pagiging child actress sa mga palabas sa GMA Network. Taong 2009, nang pumirma siya ng exclusive contract sa GMA Network at isa siya sa mga magagaling na child actress ng GMA. Noong kanyang mga unang taon sa industriya, ginampanan niya ang iba't ibang mga papel sa mga drama series, mga teleserye at pagiging host. Sa edad na 9 years old, ay naging co-host na siya ng Tropang Pochi na isang children's show. Unang napanood si Bianca bilang cameo role sa telebisyon sa drama action fantasy series na Darna noong 2009. Nasundan pa ito ng ilang palabas tulad ng sine novela Kaya Kong Abutin ang Langit, Magic Palayok, Parowa, Ang Kwento ni Mariposa, Unforgettable, Mga Basang Sisiw at Nino. Noong 2015 naman na maging ka-love team ni Bianca Umali si Miguel Tan Felix at napanood sila sa kanilang kauna-unahang serye bilang mag-love team sa teen romance series na Once Upon a Kiss. Sa paglipas ng panahon, patuloy na umunlad ang karera ni Bianca. Nagkaroon siya ng mga mas malalaking proyekto at mga challenging na mga papel. Ang isa sa mga unang malalaking palabas ni Bianca ay sa drama horror series na Kambal Karibal kung saan ginampanan niya ang papel ni Crisanta Crisan Enriquez Magbantay. Ilan pa sa mga serye na kanyang nilabasan ay ang Mulawin vs. Ravenna, Sahaya, Legal Wives, Mano Po Legacy, Her Big Boss, Happy Together at The Right One. Bilang isang young actress, isa si Bianca Umali sa mga hinahangaan na artista na may malalim na talento sa pag-arte. Hindi lamang sa telebisyon, pati na rin sa mga pelikula ay mas lalo pang umusbong ang kanyang karera. Naging bahagi siya ng mga pelikulang tumanggap ng magandang pagsusuri mula sa mga kritiko at manonood. Kabilang narito ang Yaya and Angelina, The Spoiled Brat Movie, My Contrabida Girl, My Lady Boss, Banal at Family History. Career Struggles. Dahil sa maagang pagsabak ni Bianca sa showbiz, ay hindi katakatakang isa rin siya sa mga pinaka-humble na celebrities ngayon. At very young age, ay natuto na siya maging independent. Ayon sa kanya, hindi niya na kailangan ang malaking glam team para sa kanyang hair and makeup dahil kaya niya na raw ito kahit mag-isa lang siya. Sa murang edad, ay tinuruan na raw siya kung paano ito gawin. Sa isang interview ay nagbahagi naman si Bianca ng kanyang saloobin tungkol sa pagkabuwag ng love team nila ni Miguel Tan Felix. Ilang palabas rin na panood ang tambalang Biguel noon sa GMA. Ayon kay Bianca, ever since ay sanay na siyang magsolo. Kaya naman hindi na siya nababahala kung mabuwag man ang love team nila ni Miguel. Dagdag pa niya na may sarili siyang career path at si Miguel ay ganun rin kaya naman nirerespeto niya ito. Nakaalala rin ni Bianca noong isa pa siyang extra sa mga pelikula. Ayon sa kanya, noong sobrang bata pa niya, ay naging extra siya sa pelikulang Yaya and Angelina noong 2009. Ang direktora noon ay si Mike Duviera na nakapansin sa kanya. Madalas raw siyang gumamit ng karton bilang kanyang higaan sa set habang naghihintay ng kanyang eksena. Sumasabay naman siya sa pull-out o alis ng mga crew papuntang taping upang makatipid na siya sa pamasahe. Dahil nakilala naman si Bianca sa kiddie show na Tropang Pochi, ay may mga memories naman siyang hindi makakalimutan. Ayon kay Bianca, isa raw siya sa mga loser o hindi mayayaman sa kanyang mga kasabayan noon. Siya raw ang pinakabaduy, walang pumapansin, wala raw siyang alam na brands at sobrang pangit ng buhok niya. Sa panahon na ito ay kasama lang niya ang kanyang lola. Dagdag pa ni Bianca na namimili lang raw sila ng kanyang lola ng mga damit sa mga palengke at ukayan upang magamit lang niya sa kanyang mga taping. Habang ang kanyang mga kasabayan naman ay mga sponsored ang damit. Wala rin raw siyang mga dalang accessories noon habang ang kanyang mga kasabayan naman ng mga batang babae ay may accessory box pa. Ang kanyang cellphone raw noon ay Nokia lang habang ang kanyang kasama ay naka-iPhone 3Gs at may mga iPad. Sa lahat ng pinagdaanan ni Bianca
ay isa lang raw ang kanyang natutunan. Ito ay ang pagiging matapang at pagiging matatag. Dahil lahat ng mga desisyon niya sa buhay, lahat na kanyang iniisip at lahat na kanyang pinagdadaanan ay hinarap niya ng mag-isa. Dahil dito, ganoon siya katatag. Hindi na raw siya tinatabla ng mga bash sa kanya. Dahil personally, hindi na raw niya ito iniisip. Kung may mga negative man na nangyayari sa kanya, ay hindi siya malulugmok. Dahil para sa kanya, it's not a mistake, but as a lesson. Awards. Isa nga si Bianca Umali sa most in-demand actress ngayon sa bansa. Dahil sa kanyang husay sa pagganap sa kanyang mga roles sa television man o pelikula, ay hindi ka takatakang marami na rin siyang awards sa pinagwagian sa kanyang karera sa showbiz. Ilan na rito noong 2015 ang Candy Magazine's Reader's Choice Award 2015 bilang Favorite Female Rising Star. Sa taong ring ito ay nakatanggap na pagkilala si Bianca sa 63rd Famous Awards nang isa siya sa mga ginawaran ng Herman Moreno Youth Achievement Award. Noong 2018 naman, namatanggap ni Bianca ang Makabata Star Award mula sa Anak TV Awards 2018. Na naging magka-love team sila noon ni Miguel Tan Felix ay ilang awards rin ang kanilang napanalunan. Tulad ng Most Popular Love Team for Television noong 2019 sa 50th Box Office Entertainment Awards at Love Team of the Year sa Lyceum of the Philippines University Golden Laurel Awards. Sa 67th Famous Awards, nakakuha uli si Bianca ng Herman Moreno Memorial Youth Achievement Award. Recording Artist. Hindi lang sa acting ang nakilala si Bianca dahil noong March 2020 ay naging official recording artist na rin siya, kung saan ang kanyang unang single pamamagat na Kahit Kailan ay kinompos ng mahusay ng mga awit at kompositor si Paco Arispacochaga. Ayon pa kay Bianca noon, hindi pa rin siya makapaniwala na may single na siyang inilabas. Hindi naman na talaga siya professional singer, kaya naging isang malaking sorpresa para sa kanya na magkaroon ng sariling kanta. Gayon pa man, lubos siyang nagpapasalamat sa tiwalang ibinigay sa kanya ng GMA Music. Idinagdag pa ni Bianca sa kanyang kwento na ang kanyang minamahal na lola ang unang nakarinig ng kanyang kanta habang sila ay kumakain sa isang restaurant. Hindi raw nito naiwasang mapaluha dahil sa sobrang kasiyahan at pagmamahal sa kanyang apo. Habang si Bianca naman ay kinilig daw ng marinig niya ang kanyang kanta. Binanggit niyang malayo ito sa kanyang pangunahing larangan ng pag-arte at pagsayaw at ito'y nagdulot ng kasiyahan at tuwa sa kanya. Ayon kay Bianca, ang kantang Kahit Kailan ay isang hugot song na nagpapahayag ng sobra-sobrang pagmamahal ng isang tao na handang manatili kahit sa anong pagkakataon. Ang kantang ito ay may temang hindi kayang iwanan ang mga taong mahal niya, maging ito ay pamilya, mga kaibigan o karelasyon. Fashion. Maliban sa kanyang pag-arte, nagsisikap rin si Bianca na maging isang kilalang personalidad sa lokal na industriya ng fashion. Isang inspirasyon para sa kanya ang Kapuso style icon na si Heart Evangelista. Sa isang report, napabilang kamakailan ang sleek at fierce na si Bianca sa best dress list ng Preview Magazine. Ayon kay Bianca na hindi naman niya inakala na makoconquer niya ang fashion industry. Pero ngayon ay kailangan niya ito madiskubre para sa kanyang buhay dahil ang fashion para sa kanya ay isang pag-break sa standard ng in-expect sa iyo ng society. Dagdag pa niya na it's being who you really are, not being afraid to show what you want, what you know, and how you are. Isa sa goals ngayon ni Bianca ang makilala rin abroad at makadalo sa Fashion Week. Gusto rin niya makausap si Heart Evangelista tungkol dito upang makapagplano siya ng maayos. Ngunit sinisikap naman niya na magkaroon ng time upang magawa ito. Nakasama naman si Bianca sa celebrity guest ng ika-15th anniversary ng Spring-Summer Collection Presentation ng celebrity Filipino designer na si Anthony Ramirez. Sangre. Ang Kapuso actress na si Bianca Umali ay opisyal nang ipinakilala bilang si Tera, isa sa mga pinakabagong sangre sa inabangang sequel ng kilalang fantasy magical series ng GMA, ang Encantadia. Nagpasalamat naman si Bianca sa kanyang mga supporters dahil sa ipinagkaloob sa kanya na role. Thankful naman siya sa GMA dahil sa tiwala na ibinigay sa kanya, ayon kay Bianca, na hindi sila mabibigo sa pagpili sa kanya. Ngayon pa lang ay puspusan na rin daw ang kanyang paghahanda mula sa pag-iensayo at paggamit ng sandata, na parang naghahanda raw siya para sa isang Marvel movie. Bukod pa rito ay hinahanda na rin niya kanyang physique upang bumagay sa kanyang role at magampanan ito ng maayos. Kwento pa ni Bianca na noong 2016 pa lamang ay pangarap na niyang mapabilang sa cast ng Encantadia. Pagbabalik tanaw ni Bianca na hindi raw siya tinawagan noon at sa tingin niya ay hindi talaga siya kinukonsidera noon bilang maging bahagi ng cast. Narealize naman niya na hindi pala siya dapat naging malungkot sa panahon na yon dahil ang lahat ay may tamang panahon.
Sa kanyang Instagram post naman ay masaya itong Phoenix ni Bianca. Kalakip na kanyang larawan ang caption na ang kapangyarihan ng pangarap at paniniwala. Sa wakas, mula sa bagong tagapangalaga ng brilyante ng lupa, Avesala. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!